Guys, what's up? Welcome back to my channel, KAALAMAN Online po. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para palagi kang updated. At guys, mag-join po kayo sa ating membership. Okay, ang ating pong bariya ngayon, ito po ng aking foreign coins na mga old coins, no? Mag-a-update tayo dito ngayon kasi nga 2021 na. Ito pong $100 coin, no? Pag ating pong nakita itong bariya na ito, mapapaisip tayo, wow, laki ng face value, ah, $100 coins. $100 coin, no? Dollar siya, no? Nung una ko itong nahawakan, sabi ko mukhang malaki yung value nito. At siyempre nag-research tayo dyan at hindi naman pala ganun, ano. Kasi ito pong bariya na ito ay USA. Yan, USA, Mexico coin. Ang kanyang value ay 100 pesos sa Mexico, no? Kasi ang pera sa Mexico, pesos din po yan, eh. Ayan siya, oh. So, titignan natin, siyempre. Titignan na rin natin sa lumista. At titignan din natin sa eBay yung mga selling price nito. I'm sure meron po yan doon na nagtitinda na nito. Para magkaroon tayo ng idea about sa coins na ito. No. So ayan, kaya tapusin po ninyo yung video. Sinimulan nyo, tapusin nyo para makuha nyo ang information ng buong buo. So tara. Ito, may mga video lumabas nung nag-research ako. At yung nasa unahan na yun, guys, akin din pong content yun. At meron po akong ginawang short film about sa coin na ito. Sana, isishare ko po yun dito sa may video description, ano, para mapanood nyo po. Sana magustuhan nyo. Short film po yun. At sigurado ako magugustuhan yun. Siyempre may konting acting doon. Ano. Panoorin po ninyo short film about sa coin na ito. Ayan po yung aking mga ginagawang content dati, no. So ito, 100 pesos. Kapagkakamalam mo pera natin kasi pesos, eh, no. Ayan siya, yung years niya, 1984 to 1992, no. Country, tapos Estados Unidos. Ayan siya, weight niya 11.97 gram, diameter 26.5 mm, tapos thickness 2.8 mm. Tapos andyan na rin yung kanyang KM number. Ayan, kailangan yung KM number niya kapag mag- listing tayo ng mga coins sa eBay kapag magbebenta po tayo ng coins sa eBay. At karagdagan, ano, dati monetize na rin itong coin na ito noong November 15, 1995. Andyan siya, oh, sa may kanya featuring. At dito rin yung obverse at reverse na yan, pero hindi na tayo dyan dahil sa value tayo mag-focus. Pero meron ditong comments na dapat din natin makita to. Kasi hindi nga tayo familiar masyado sa coin na ito, foreign siya. Pero meron dito sinasabi na curve 5, 1985 at flat 5 na 1985, yung 5, yung variation. So sa mga foreign coins, meron din sila mga variant, mga variation ng coin. Ayan, malalaman natin mamaya kung ano sa variation nito, yung medyo mababa ang vintage sa dalawa na yan. So tingnan natin. Scroll na natin. 1984 and 1985. Ayan siya. Okay, simulan na natin. 1985 MO. Yung MO na yun, parang pinaka mint mark na yan. At maraming mintage. Napakadaming mintage na itong yung 41% yung nasa unahin na yan. Ano? Yung curve top 5. Ayan. 377 million yan, ano? 377,423,000 example. Napakadami, kaya medyo mataas ang frequency dito, yo. Sa lumista, 41% common ito, guys. At dyan, andyan may mga value na rin siya, no. Sa uncirculated is 143.17. At yung isa, no, 1985 flat top 5. So hindi ko na i-check kanina, no. So babalikan natin yung bariya natin na hawak para makita natin siya kung curve top 5 ba siya or flat top 5. Ayan, makikita natin yan. So sana ito siya yung flat kasi mababa ang maintain, 6%. Diba? Flat top 5. 6% lang ang percentage dito sa lumista. Pero
maganda na rin ang value nito. At yung lahat ng gears, guys, kung gusto niyo pong makita, ayan, tingnan nyo lang dito sa enemies.com kasi marami po yung gears na yan. At makikita nyo rin dito kung ano ang pinaka mababang vintage niyan. Ayan. Ito yung ating coin, no? Medyo, ayan, medyo malinaw-linaw yung mata ng aking cellphone ngayon. Minsan kasi nanlalabo din yung mata ng cellphone ko, parang mata ko. Ewan ko kung bakit ganun. Ngayon, hindi siya nagloloko. Malinaw siya. So, ito yung coins, so. At yan yung reverse. Sa reverse nito, guys, yung agila, eh. Na merong kagat-kagat na... Ano ba yan? Bulati ba yan o ahas? Ayan, oh, ita nyo. Agila na may kagat-kagat na tebolats. O ano ba yan? Kasi nakita doon sa may lumista, eh. Sana binasa natin doon. Pero wala lang yan. Ito, at nagagamit tayo ulit ng... Super Zoom Bumpanis Alien Technology para makita natin yung 5 na yan. So ito siya, zoom 1985. So hindi na natin kailangan i-zoom pa ng sobra dahil kitang kita naman, guys, na yung number 5 ay flat. Kasi yung curve pa ganun, eh, no? May patulis sa dulo. So swerte. Kasi yung flat, diba, nakita natin kanina sa animista yung flat, yung 6%, yung mababa ang frequency, yung mababa ang percentage doon sa animista. So swerte natin, meron tayong isang piraso nito. 1985 flat top number 5. So, ayan. So, ngayon naman, pupunta naman tayo sa eBay para malaman natin kung magkano nila binibenta ito. Siyempre, makukuha tayo ng idea doon at para kung tayo naman ay mag-listing ng coin, meron tayong pagbabasihan. Okay, eBay naman tayo ngayon. So, dapat palagi tayo pero nakikita. Meron kasi yung nagsasalita lang, eh. Dapat meron tayong merong ipinakikita sa ating mga viewers para meron lagi tayong basihan. Para nakakakuha tayo ng mga siyempre idea, no? Para kung tayo naman ay mag-listing ng coin, at least meron tayong guide. So ayan, sinerge ko siya. Hanapin natin. Results matching fewer words. Mexico ito, meron Mexico coin, $100 pesos, 1988 nga lang, at isang 1984. Tignan pa natin, scroll natin, baka merong 1985. Wala, iba na yun nandito. So bukod dalawa lang dito sa eBay ang merong $100 coin. Tignan natin muna itong isa para makakita natin. Mas maganda kasi yan. Ayan, halos sa kapareho ng coin natin yung kanyang condition, ano? Ayan ang kanyang obverse. Ayan, halos pareho. At ang kanyang reverse. Mexico coin, $100 pesos, 1988. Sa halagang 300. Plus shipping, 150. Ayan. No, 300. So, tingin nyo guys, pwede na, di ba? Medyo mura ka ang kanilang benta. Kasi hindi naman masyadong... paano ba to? Hindi masyadong kagandahan, ano? Hindi masyadong kaakit-akit yung itsura ng coin. Parang nga siyang ordinary lang para sa akin. Mas maganda pa rin yung ating mga coins. Ito yung about siya, si seller. Location niya Philippines din, eh. Filipino ito. So marami nang nag-listing ng coin dito na ating mga kababayan. And kasama na tayo dyan. Siyempre, nag-listing tayo yung nakaraan, eh. Tapos tignan natin itong isa. 100 pesos coin, Mexico. 1984. Ayan, medyo maganda pa condition naman nitong isa. Pero mas mura, no? Kasi nga, depende yan, eh. Ayan, no? Kaya kung gusto nyo bilhin ito, guys, kontakin nyo na yung seller. Medyo maganda pa ang condition ng kanyang coin. Ayan. So, 100 pesos... 150 ang presyo plus shipping, 140. So medyo mura din, guys. 1984, oh. Ayan, about the seller. Ayan ang pangalan ng seller. So kung mapapanood nila ito, mag-comment po kayo, no, na i-feature natin ang inyong coin sa ating channel, Kalimay Online. Ayan, guys, sana meron ulit tayong natutunan at nakasagap tayo ng konting informasyon about sa coin na ito.
No? At kung bago ka pa lang sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para palagi kang updated. And of course guys, please join our membership. Ayan, at sa tingin ko guys, yung aking hindi ko ililisting yun dito kasi nag-iisa lang yun. Hayaan ko lang yan dyan siya at ilalagay ko yun sa magandang nalagyan. So until next time po, maraming maraming salamat. God bless you all po. I'm out.